Kamusta ka anime? Ito na ang episode 118 ng Invitational Tournament. Disclaimer lang ka anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa Slam Dunk. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Dahil sa tres ni Sakuragi, napaangat nila ang lamang nila laban sa kupunan ng Sano. Dahil dun, nasecured na nila ang pagkapanalo nila. Mapupunta nga sa panig ng Sano ang bola at hawak na nga ito ni Sawakita. Habang idinidribble nga nito ang bola, mahigpit naman ang ginawang depensa ni Rukawa. Bawi na lang kayo next season. Hindi nyo talaga kami kaya. For the second time around, olats pa rin kayo sa amin. Pangaasar nga ni Rukawa kay Sawakita. Mayabang. Tanging nasabi ni Sawakita sa sarili niya. Dahil hindi makalusot si Sawakita kay Rukawa, kaya naman ipinasa niya ang bola kay Minoru. Pagkakuha nga nito sa bola, sabay jump shot niya at hinayaan na nga lang siya ni Mitsui na makatira. At yun, pasok ang bola at puntos para sa Sano. Ang score ay 63-55, baba sa 8 ang lamang ng Shohoku. At 17 seconds na lang ang natitira sa laban. Ayos, panalo na ang ating kupunan, coach. Tuwang-tuwa na sabi nga ng mga nasa bench ng Shohoku. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na nga ito ni Miyagi. Hindi na nga siya binantayan pa ni Fukatsu. Kaya naman, idinribble-dribble na lang nito ang bola. At nung malapit nang maubos ang oras, ay hinagis niya ito sa ere. Tumunog nga ang buzzer at nagtapos ang laban sa score na 63-55. At ang nagwagi sa laban ay ang kupunan ng Shohoku. Ayos! Nagawa namin! Panalo kami! Sigaw nga ni Miyagi. Nagtakbuhan naman ang mga bench player ng Shohoku papunta sa gitna ng court. Pinuntahan nga ni Sakuragi ang mga player ng Sano, sabay sabing, "Nice game. Hindi pa dito natatapos ang laban natin. Madami pang pagkakataon para muli tayong magkaharap." Sabay abot nga ng palad nito. Kinamayan naman siya ni Sawakita. "Nice game din. Congrats at kayo ang nanalo." Lumapit nga sa gitna ng komite ang dalawang coach na si Anzai at Domoto. "Pinabati ko kayo at ng buo kong kupunan. Congrats. Salamat sa magandang laban. Naway muli tayong magkaharap sa pangatlong pagkakataon." Uwi ka nga ni Coach Domoto. Hindi malabo na mangyari yung Domoto. Malakas ang team nyo. Kaya nga lang, nabitin kayo sa diskarte. Pero pag muli tayong magkaharap, sisiguraduhin pa rin namin na kami ang mananalo. At nagkamayan na nga ang dalawang coach ng magkabilang kupunan. "Ano plano mo, Minamoto? Malapit na ang Japan bilig. Kukunin mo ba ang pula ang buhok?" Wika ni Coach Saik. "Oo naman, Saik. Kakausapin ko si Anzai." Sagot nga ni Coach Minamoto. "Good luck sa'yo, Minamoto. Kita-kita na lang tayo sa Japan bilig." Muling sabi ni Coach Saik. At umalis na ito.
Umalis na nga din ang kupunan ng sano at bakas sa mukha nila ang matinding kalungkutan. Hayaan nyo team, babawi tayo sa kanila next season. Wika ni Coach Dumoto habang naglalakad ang mga ito. Bumaba naman ang mga kaibigan ni Sakuragi at maging si Haruko at Takagi. Congrats sa inyo, Shouhoku! Pati na mga ito. Si Maki at Sendo nga ay napatingin na lang kay Sakuragi habang sinasabi sa sarili ng mga ito, congrats Sakuragi at sa buong Shouhoku. Palang araw, mababawian din namin kayo. At umalis na nga ang kupunan ng Kainan at Rionan. Ganun din ang mga naunang nakalaban ng Shouhoku. Napansin naman ni Sakuragi si Haruko sa pagbaba nito. Kaya naman namula ang mukha nito. Haruko, tanging nasabi ni Sakuragi. Congrats, Mr. MVP. Ang galing ng ginawa mo dun. Ikaw ang nagpanalo sa kupunan nyo. Bati ni Haruko. Salamat Haruko. Dahil sa'yo, kaya ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Ayoko kasing mapahiya sa harap mo. Ikaw ang dahilan kaya ako napunta sa mundo ng basketball. Kaya inaalay ko sa'yo ang tropeyo na aking napanalunan. Wika ni Sakuragi, sabay hawak nito sa balikat ni Haruko. Napaluha naman si Haruko sa binitawang salita ni Sakuragi. Kayong dalawa dyan, huwag na kayo magdrama. Panalo tayo. Kaya dapat nating magsaya. Wika nga ng mga player at bench player ng Shouhoku. Pati nga ang mga tagahanga ng Shouhoku ay labis na natutuwa dahil nanalo ang kupunan na kanilang sinuportahan. Biglang nagsalita si Coach Minamoto. Congrats, Shouhoku. Magaling ang pinakita niyong laro sa laban. Uy, tignan nyo. Diba, yun ang sikat na coach. Bakit andun siya sa kupunan ng Shouhoku? Malamang, may kukunin na naman siyang player. Eh ang tanong, sino kaya? Usap-usapan niya ng mga manonood. Mawalang galang na Anzay. Pwede ka bang maglaro sa kupunan ko? Number 10. Wika ni Coach Minamoto. Ako? Bakit ako? Gulat na sabi ni Sakuragi. Nakita ko kasi ang laro at galaw mo sa loob ng court. Kaya naisip ko na bagay ka maglaro sa kupunan ko sa darating na Japan Billy. Muling sabi ni Coach Minamoto. Eh sino ka ba? Bakit bigla-bigla ka nalang kumukuha ng isang player? Sabat nga ni Miyagi. Ako lang naman si Coach Minamoto, ang coach ng Brave Thunders. Sagot nga ni Coach Minamoto. Ano? Brave Thunders? Sikat na team yan sa bilig ah. Gulat na sabi ni Mitsui. Ano number 10? Gusto mo ba? Muling sabi ni Coach Minamoto. Pag-iisipan ko, sagot nga ni Sakuragi. Okay kung ganun, aantayin ko. Alam ko naman na mapapapayag din kita. Ngising sabi ni Coach Minamoto at umalis na ito. Nagtapos na nga ang laban at nanalo ang Shouhoku. Tinanghal nga na MVP ay si Sakuragi. Pero ano kaya ang magiging plano ni Sakuragi sa ino-offer sa kanya ni Coach Minamoto? Yan ang aalamin natin sa Season 2 fan-made ng Slam Dunk na pinamagatang Japan B-League. Muli, maraming salamat sa sumuporta sa Season 1. Abangan nyo ang Season 2. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!